Hello guys, good morning. So for today's video, ang atin naman pong i-cover ay ito pong ating mga Monstera Deliciosa. Si Monstera Deliciosa ay iba po doon po sa ating local ng Philippines na tinatawag po natin na Tibatib or Dragon's Tail. So, eto po yung sinasabi ko sa inyo na local ng Philippines na tinatawag pong Tibatib or Dragon's Tail. So, meron pong pagkakaiba sa kanila pong dahon dahil yun pong ating Deliciosa ay pa-heart shape po yung kanyang hugis ng dahon. Samantalang ito naman po ay pahaba. Pero maganda rin naman po kung sila po ay ating maaalagaan. So ito po ay from Thailand. Wow. From Thailand po siya, pa-heart shape po. Nabili ko po ito worth 6,000 before. Wow. Isa lamang po siyang puno. Pero dahil nga medyo mahal siya, kailangan natin siyang ipropa para po mas mapamura natin at maging affordable sa inyong mga suki. So, prenopagate ko po siya into 3. So ngayon ay tatlo na po sila ngayon na puno. Paraan naman po ng ating pagpropagate ng ating Monstera Deliciosa dahil sila po ay mga philodendron. Kapag nakikita nyo na po na lumalabas na yung kanilang mga roots, itong kanilang mga ugat, it's time na po na para siya ay ikat natin. Ikakat natin siya dito, tapos itatanim natin kasama yung kanyang roots. Tapos yun pong maiiwan, yun na po yung atin pong mother plant na susuloy po ulit yan. So, propa lang po tayo ng propa para mas maging affordable sa inyong mga suki. At dahil nga sila dati ay isa, naging tatlo, tapos ngayon ipopropagate natin. So, almost 1,000 na lang po yung kanilang puhunan. At dahil nga nasa pandemic tayo, iniisip pa rin po ng ating mga mami, kahit gusto nila na magkaroon sila ng collection nito, Monstera Deliciosa, ay hindi pa rin nila ma-afford. Kaya, propagate lang tayo ng propagate hanggang sa ma-afford ninyo mga misis. Ito pong ating Monstera Deliciosa. So guys, let's go ahead. So yan guys, eto na sila mula sa isang puno na nabili ko po ng 6,000, prenopagate ko sila into 3, tapos ngayon ay prenopa ulit natin, naging 6 na sila, so almost 1,000 na lang po yung puhunan ng bawat isa. Dagdag na lang po kayo sa sapat, sa loam soil at sa akin pong pag-aalaga sa kanila for almost 6 months na nasa akin na po silang pangangalaga. So guys, establish ko lang po sila, siguro po mga 2 weeks bago ko po ulit i-introduce sa inyo. At pupunasan ko lang po yung kanilang mga dahon dahil may mga watermarks. So yun po guys, thank you for watching and have a good day ahead.